What's up mga kahapones? Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back to our channel. At kung baguhan ka pa lang dito sa channel na to, please subscribe and click the notification bell para ma-update ko kayo sa mga videos ko all about dito sa Japan. So, ayan po, for today's video, gagawa ako ng explanation kung anong mga bagay na dapat inaalam bago kayo mag-apply dito sa Japan para po hindi masayang yung gastos kung sakali hindi kayo makwalify. So, meron pong tatlong mga bagay na dapat talaga inaalam bago kayo mag-apply dito sa Japan. So, kaninang umaga, nagbasa-basa ako ng mga comment sa previous ko na video. So, meron nagko-comment doon na gusto kong makapunta ng Japan. Tapos, hindi niya alam kung paano. So, katulad din yan sa akin dati na nangangarap lang pumunta ng Japan pero hindi talaga alam kung paano ang proseso ng pag-apply. So, ngayon po, ituturo ko sa inyo na kung napaka-interesado niyo mag-apply papunta dito sa Japan, ito muna ang ituturo ko bago kayo kumuha ng requirements para hindi masayang yung pira na pinaghirapan para panggastos sa wala namang mapuntahan. So, speaking of Japanese standard pagdating sa trabaho mga kahapones, napaka high quality nila, high quantity, kailangan more productive talaga sila sa isang araw. Tapos, high speed. Yun po ang tatlong bagay na kinukumbine nila sa trabaho para napakaganda ng resulta. So, tsaka ano, napaka stricto nila pagdating sa oras. Walang segundo na sinasayang kasi binabayaran kanila sa oras ng trabaho. So ayun po mga kahapones, kung napaka-excited mo nang mag-apply papunta dito sa Japan, ito ang unang bagay na dapat mong inaalam. Kasi di natin alam pagpunta dito sa Japan, di natin alam expect na yung mga trabaho na mabigat, kung hindi natin kaya, yung trabaho na sobrang init, hindi natin kaya. Kailangan muna bago tayo mag-apply, pakiramdaman muna natin yung sarili na kaya nating magbuhat, kaya nating sumugod sa trabaho na yung kahit mahirap, kaya ng katawan mo. Yan po ang isa na bagay na pagdesisyonan mo na kung kaya mo ba ng katawan mo na magtrabaho dito sa Japan. So, based on my experience, so, nung nag-interview yung boss ko, bago ako nakapag-aral ng Japanese language, so, hindi po nila sinasabi lahat na mabigat pala ang trabaho na papuntahan ko. Kasi ang skills ko na napag-usapan namin, welding lang talaga. So, di namin alam na mag-assemble kami ito, magbuhat kami ng 50 kilos, maghapon. So, yun po yung pinaka na-experience ko na napakahirap talaga. At kailangan natin maging handa yung sarili natin kung gaano man kahirap yung trabaho. So, ayun mga kahapones, hindi ko to sinasabi sa inyo para mapanghinaan kayo ng loob. Sinasabi ko lang to para ma-aware kayo. So, sa magiging mangyari pagdating niyo dito sa Japan. Pero, advice ko sa inyo, ipopost nyo lang talaga yung pangarap nyo magpunta dito sa Japan. Kasi napakalaking bagay talaga yung makapunta kayo dito. Kasi, dagdag skills, magkagala pa kayo dito sa Japan at kumikita pa kayo. Yan po ang bagay na advantage talaga pag makapunta kayo dito. Di bali na mahirap, mahirapan ka mag-aral. So, sa umpisa lang yan. Pagdating dito, maayos na. Pangalawang bagay mga kahapones na dapat nyong inaalam bago kayo kumuha ng requirements para mag-apply dito sa Japan para hindi masayang yung gastos nyo. Titingnan nyo yung PSA birth certificate nyo kung hindi kayo late registered lagpas ng isang buwan. Kasi based sa experience ko doon sa agency na pinanggalingan ko, hindi sila masyadong tumatanggap ng late registered
lagpas isang buwan. Kasi ang rason, hindi inaproba ng Japan immigration yung visa. Gawa ng dating mga Pilipino, nang daya sila sa edad. So, naghigpit ang Japan immigration po ngayon. Pangatlong bagay po mga kapones na dapat tinaalam bago kayo mag-apply dito sa Japan ay yung color blind. So, nasabi ko po to sa inyo para ma-aware lang kayo, para hindi masayang yung gastos nyo. Kasi pag color blind, napakahigpit po na talaga ng mga Japanese employer, so ganun. Kasi nakaka-epekto po yun sa trabaho. So, sayang naman kasi yung ginastos nyo kung hindi kayo na-inform na nakakuha na kayo ng mga requirements, tapos pagsalang nyo doon sa agency, i-screening kayo dito itong bagay na to. Ipakita to sa inyo, tapos hindi nyo mabasa yung background sa likod, hindi talaga kayo makapasa. Sayang yung effort nyo na magkuha ng requirements. So, hindi ko pinanghinaan yung may mga kapansanan ng ganong tao, pero sinasabi ko lang para ma-aware kayo, para hindi kayo makagastos ng malaki tapos naka-apply na kayo, sayang. So, mayroon pa namang mga paraan, no? May mga ganyang kapansanan, mayroon pang paraan sa ibang bansa na hindi maigpit, yun, pwede kayo doon. So, ayun po yung mga bagay, mga kapunis, yung dapat inaalam bago mag-apply dito sa Japan. So, for my next video, ituturo ko po sa inyo ang tamang diskarte pag-apply dito sa Japan para makaminus kayo sa gastos, tapos iwas scam kayo, tapos sa libre kayo sa aral sa Japanese language. So, see you in my next vlog.